Kapapasok lang na balita, mga kapiel, mainit-init pa. Isang oras pa lang ang nakalilipas. Pinasok na naman ang tamayong ng mga kapulisan na walang mga nameplate. Maging ang kanilang mga sasakyang patrol, walang plate number, mga kapiel. Kung noon, ang nakaranas ng panghaharas nito mga kapulisan, mga membro lamang ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan winasak pa nga ang yerong pader ng Glory Mountain, mga kapiel, sa pagkakataong ito, hindi lamang po membro ng Kingdom of Jesus Christ ang nakararanas ng panghaharas dito sa mga pulis na binasagang dating NPA na nagtatago sa uniforme ng mga pulis. Hindi lamang binasagang dating NPA, baka nga mga NPA ito, mga kapiel. Maging mga residente ng Tamayong, nakatikim na po ng tila panghaharas. Bakit tila panghaharas? Mga estudyante, papasok po sa eskwela. Ginagawa ho nila, hinaharang. Mga residente na may bibilhin lang siguro sa labas, makakalabas. Pagpapasok na, hindi na makakapasok. Mga media, mga kapiel, katulad po ng SMNI, na kilalang kilala nila na media ng butihing pastor na si Apollo Kibuloy, hindi rin po pinapapasok. Maging ang mga elected official, barangay captain, konsehal, mga kababayan, kinakausap itong mga pulis, tinatalikuran, binabastos, di bagay panghaharas yan. At yung mga ibang mga bahay-bahay, pinapasok o nitong mga di umano'y pulis na bastos kung umasta sa mga residente sa Tamayong, mga kapiel. O eto yung video, kayo na lamang po ang humusga. Parang hindi ho pulis kung umasta. Kaya tuloy ako, kaunti na lang, maniniwala na ako na baka mga NPA nga ito, binihisan lamang ng uniformeng pangpulis para makagawa ng pangharas kahit anumang oras gustuhin nila sa mga property ng Kingdom of Jesus Christ. At ngayon, nadadamay na nga ang residente ng Tamayong. Grabe na ho ito, mga kababayan. Sa administrasyon lamang ito ni Marcos nangyari. Napakarami ng presidenteng dumaan. Nariyan na po ang Glory Mountain. Nariyan na po ang Prayer Mountain. Nariyan na po ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman po hinaharas. Ngayon lamang po sa administrasyon ni Marcos ito nangyayari. Ganito po kabastos ang ginagawa sa residente na po mismo ng Tamayong, hindi lamang sa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. O eto na ang video. Panoorin na po natin. Medyo mahaba-haba, nasa 5 minuto. Pagtiyagaan po ninyo at kayo na lamang po ang humusga, mga kapiel. Okay? Simula na po natin. Update day may mga kaigsuunan, nami karon diri sa Tamayong karon. Kami naadiri ang among kagawad na ang among kapitan. So ang among concern nga na ami constituents diri sa among barangay nga gusto namo atuon, pero kami mismo nga mga barangay officials ilang pugngan sa among pagserbisyo sa barangay. Muna yung among asakinan sa barangay na ay mga coverage team ng media. Karon mauni, na ay nagsumbong sa among area ng constituents na mo dito ng area, kay ilang gisulod. Pero karon dili may pasudlon nga amo manim barangay. Ha, para updated lang ang tanan.
pati ang mga media, ilang gipugnan. Oh, mo ni ilang mga sakyanan, full battle gear. Luoy kayong tamayong. Peaceful maning dapitan ni, eh. Wala may gubot dire. Wala gubot ning area. Dilimin nila ano ya? Dilimin nila pa ano? Dilimin nila pa kuno puti sila. Ano puti sila? Agisugo man ko ni kapitan. Play plate number. Muna ilang mga sakyanan. Kining among barangay, so para makabalo lang mo, wala gyud gubot dire sa among barangay, peaceful kay ning lugar, pero natingala gyud mi kay full battle gear. Mura na magming naasakwan ani. Gira gyud. Peaceful ning lugar. Update lang tamo mga naminaw dire sa akong video karon, nag-live ko para aware ang tanan. Kining tamayong malinawon ning lugar namo. Tanawa sila oh. Full battle gear. Daghan silang gipang hold ng mga kuan ng business estudyante unsa na ni. Pati ang media ilang gibabagan. Ang constituents ha. Nagsumbong sa mua nga gisulod daw sila dito sa area. Karon mga opisyalis sa barangay dili pasudlon unsa naman ni? Naon sa naman eh? Mga elected din ang mga official sa barangay oh. Pero dili may commission sa among barangay. Naon sa na ning gobyerno karon? Ano oh? Full battle gear na oh. Ano? Na yung media. Instructions ko yung dito natin natin sila. Trigger ko galing nahapit na niya. Sige, pero okay lang. Patay lang. Purple lang, purple. Medyo lang ko. Medyo lang ko. Yes, eh. Monica. Ayaw nga, sige, kinsa inyong officer para maka-istorya na ako. Kinsa inyong officialis? Ano dito man mo niyo? Kapitan na muna, ha? Dili to bago na mong kapitan. Elected kapitan, eh. Ano dito mo man mo? Kinsa inyong officialis ninyo? Lay maningog no. Sa gobyerno pa ba ni? Wala mga nameplate? Kasi mga pangalan ninyo, ano wala may mga nameplate? Yun, matingog. Kap. Mayor, baste. Naunsan na ni. Wala yung nameplate, oh. Wala yung nameplate. Oh. Blind obedience sa mga inyo, ha? Maliwanag, mga kababayan, nagsumbong po sa barangay ang constituents sa Tamayong na maging sila. Pinapasok na ito mga naka-uniforming police na, ayaw ko kung hindi, police ba talaga ito? Parang hindi man. Oh, ano tawag dito? Paglalambing? Di ba kayo pangaharawas ito mga kababayan?
Pangaharas po ito sa residente na ho mismo ng Tamayong. Pinuntahan po, pupuntahan ng mga taga-barangay yung constituents nila dahil nga pinuntahan di umano din ng mga polis. Siguro hinalughog yung bahay nila kung ano ba ginagawa sa kanilang klaseng pangaharas. Ngayon, rumisponde itong mga taga-barangay, ayaw silang papasukin. Ah, di ba? Ganyan po, kabastos, ang gobyerno ngayon ni Marcos, mga ka-PL. Grabe na ho. Hindi na ho makatao ang ginagawa nila. Pambabastos ho ito. Lalong-lalo na po sa mga taga-Tamayong at sa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kayo na lamang po humusga, mga ka-PL. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.